daming bulaklak nitong puno na to. Tapos pag ganitong summer, tumutubo yung kanyang dahon at sumasabay din o lalarga na rin yung kanyang mga bulaklak. Pero ang nangyayari, ayan, nagiging palamuti sila ng bulaklak, ng nagiging palamuti sila ng ano, ng lupa. Maraming kalapate, pero hindi po yung bulaklak ang kanilang kinakain. Ang dami nilang kalapate. Hindi po yung bulaklak ang kanilang kinakain. Nag-enjoy lang sila. Nagkukutuan sa ilalim ng araw. Sana ganun din ang tao, no? Pero patadaig pa tayo sa isip ng mga kalapate. Pero kung titignan mo ang buhay, no? Ang mga ibon, nandito lang sila sa mga puno. Umaasa sila sa kanilang mahuhuling pagkain, mga insekto, at kung meron mang makita silang mga itinapon na pagkain ng mga tao, yan yung simpleng buhay ng mga ibon. Itong mga bulaklak na to, hindi nila yan pagkain. Nag-enjoy lang sila. Dami, diba? Ayan pa. Nakakatuwa. Nag-i-enjoy sila sa mga bulaklak. Ayan ang puno ng mga bulaklak na ito. Sumasabay sila sa pagsibol ng mga dahon. And then pagdating ng winter, nawawalan sila ng dahon na para sila mga patay. Kaya naman itong mga kalapate na to, ini-enjoy nila yung mga bulaklak na to. O, di ba ang ganda? Mag-isa lang namin. Ay, dalawa lang kami at may mga ibang tao rin na nagpa-park. Park ito actually. At dito kami palaging nandito na naka-standby ni Lola. Tingin ka, Lola? Lola? Ha? Makate? Nakakatuwa talaga. No? Ewan ko ba, giliw na giliw ako dito sa ano na to, sa puno na to. Tapos tingnan nyo yung sidong niya. Kaninang umaga, sobrang dami. Wala kang maapakang simento, kundi lahat na tabunan ng bulaklak niya.